So yun mga kalode, magandang hapon o tanghali o umaga sa inyong lahat dyan, saan man sulok kayo ng mundo mga kalode. So we're going to cook butter shrimp. Mayroon tayong twist ngayon mga kalode. So ang twist natin ay lagyan natin ng ketchup, yung iluluto nating butter shrimp mga kalode. So yun mga kalode, maraming salamat ulit sa inyo sa lagi nyong panunood sa aming mga video. I-click mo na yung thumbs up, mag-subscribe ka na rin, at ipindutin mo na yung notification down below para updated ka sa aming mga video mga kalode. So yun mga kalode, ito ang ating mga ingredients. Mayroon tayong ketchup, banana ketchup, I mean. At mayroon din tayong marka piña patis paste sauce. At mayroon din tayong ground black pepper. At mayroon tayong red onion. And then of course, we have ginger, garlic. And most of all, we have the butter. And then this is our shrimp. It's already peeled. It's already removed the shell. So what are you waiting for mga kalode? We'll go start now to cook. Come on down and start now. Okay, so yun mga kalode, we're going to put now the butter. We're going like say like 1/4 of butter, and then we're going to melt it down in this one. After melt this butter, and then we're going to put the garlic. Or, I mean, we're going to put the ginger first. So yun, mga kalode, we're going to put the ginger now first. I-fry lang natin siya until light brown. Then after that, we're going to put the garlic later on. Ilagay na natin tong garlic. Saka halu-haluin natin hanggang sa mag golden brown. Oh, napakabango. Lalo na pag inuna mo yung luya, mabango siya. Tsaka madaling lutuin lang to mga kalode. Saglit lang to. Tsaka yung shrimp dito sa amin sa Canada mga kalode is ano siya eh, frozen. So hindi na siya fresh. So wala tayong makuhanan dito kasi malayo kami sa ano, malayo sa dagat. Napalibutan lang kami dito is a lake. Yun ang dito, makikita dito sa amin. So, halo-haloin lang natin to mga kalode hanggang mag golden brown tong bawang. Tapos isunod natin yung sibuyas, yung pulang sibuyas mga kaibigan. At ilagay na rin natin tong ano, kasi nag-ano na siya, nag-golden brown na siya. Ilagay na rin natin tong sibuyas. Natin na yung sibuyas. Ayun lang natin na magano tong maluto ng konti tong sibuyas, saka ilagay natin yung ano natin, yung shrimp. So yun mga kalode, balikan ko kayo. Okay mga kalode, ilagay na natin tong shrimp natin. Saglit lang tumaluto to mga kalode at halu-haluin natin. Ilagay na rin natin, lagyan na rin natin ng paminta. Saka lagi nyong tatandaan mga kalode, pag nagluluto kayo, lagi nyong binibigyan lagi ng pagmamahal. Katulad ng pagmamahal ninyo sa asawa nyo, yun. Maganda yun mga kalode. Lagi nating bibigyan ng pagmamahal sa tuwing nagluluto tayo. Yun ang napaka epektibong ingredients sa tuwing nagluluto kayo mga kalode. So yun mga kalode. Sana all. Sana all. Takpan natin ito at balikan ko kayo.
Okay, mga kalode. Timpla na natin tong butter shrimp natin. Lagyan na natin siya ng konting patis. Kasi tong shrimp na to, mga kalode, pag niluluto mo ng matagal, kumukunat siya eh. Konting-konting patis lang siya para hindi naman maalat. Baka magkasakit tayo sa bato, mga kalode. Konti lang. Kasi tong shrimp na to, may ano na siya eh. May asin na siya, mga kalode. So, konti lang ilalagay natin, syempre, para hindi tayo magkasakit na bato. And, lagyan na rin natin ng ketchup, mga kalode. Yun, mga kalode. Natin na ng ketchup at haluin natin. Haluin lang natin para ma-mix lahat yung ketchup dito sa shrimp, mga kalode. Saglit-saglit lang to, mga kalode, mga 2 minutes. Pwede na nating i-serve to sa hapunan natin mamaya, mga kalode. Okay, mga kalode, balikan ko kayo. Okay, mga kalode, luto na tong butter shrimp natin at ilagay na natin sa lalagyan. Butter shrimp with tomato ketchup. Twist! Yan ang pinaka-twist niya, mga kalode. At lalagyan din natin ng garnish niya mamaya. Oh. Imagine, mga kalode, pag pupunta kayo sa restaurant, pag nag-order kayo ng ganito, magkano ng bayad nito, mga kalode? E dito, diska-diskarte lang sa buhay yan, mga kalode. Kailangan matuto ka rin magluto para at least papano makasave ka ng ano mo, ng gastos. Iano na natin dito, isali na natin 'to, mga kalode. Saka kailangan nga yung laging sinasabi, mga kalode, kailangan madiskarte din tayo sa buhay. Na lutong bahay lang, mga kalode, at least alam natin magluto para pag nagkaroon tayo ng pamilya, at least may pagluluto natin sila, nagkaroon tayo ng mga anak, yun, mapagluluto natin sila na kung anong gusto nila eh. Like for example, gusto nila ng sa punta ng Jollibee, hindi na kailangan pumunta dahil alam mo na yung mga proseso. Gagawa ng crispy chicken. Oh, at least, alam mo na yung mga ganong bagay na simpleng luto lang. Pero masarap. At laging may pagmamahal ni Mang Atong sa lahat ng mga niluluto niya. Yan. At lagyan na rin natin yan ng garnish yan, mga kalode. Yan. Yan, parang naman maging presentable sa hapagkainan, mga kalode, oh. Yan. See? So, yan. So, ito na po, mga kalode. Ang butter shrimp natin. At saka, mga kalode, lagyan din natin ng lemon on the side. Yan. Kahit pa paano eh. Mga kalode. So yun, mga kalode. Ito na po yung finished product natin. At pwede na tayo maghapunan. So yun, mga kalode. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. At lagi tayong mag-iingat, mga kalode. Always say God is good. So yun, mga kalode. Maraming salamat ulit. At sana sa muli pa naming mga video.
ay suportahan ninyo. Ito ang kusina ni Mang Atong.